sa mga kamani magnet, naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At ang pampaswerte na nasa ating harapan ay walang iba kundi ang luya at tatlong kalamansi. Alam mo bang ang luya at kalamansi kapag iyong pinagsama, matindi ang balik ng swerte. Kung ikaw ay isang taong nananalig na ang buhay mo ay mamabago, maaari mong gawin ang pangpaswerteng ritual na to. Kung ikaw naman ay isang nilalang o nagnanais ka rin na maakit mo ang swerte sa buhay mo at makapasok ang maraming blessing, maaari mo gawin ang ritual na to na ituturo ko sa inyo. Maraming proseso man tayong gagawin, pero ang bawat bagay na ituturo ko sa inyo ay makakatulong para sa ganon, gumaang ang inyong buhay, maging masagana, akitin ang swerte, at papasukin sa ating buhay ang ginhawa na ating inaasam-asam. Para sa abamba natin dapat gawin sa luya at sa kalamansi. Alam nyo bang ang luya kapag itinanim ay napakadaling tumubo kahit hindi dilagan kusa siyang tumutubo. Ganon din ang kalamansi na napakadaling itanim at tumubo. Kung kaya't sa buhay natin, kapag tayo ay may isang ritual na gagamitan natin ng luya at kalamansi, ang pagtubo ng magandang buhay ay ating makakamtan. Bukod dyan, alam naman natin na ang kalamansi ay ginagamit nating pangtanggal alat, pangtanggal kamalasan, at pangtanggal negatibong enerhiya. Kaya nga tuwing bagong taon, hindi ba pinapayuhan na maghagis ng kalamansi o kiyat-kiyat o mga bilog na bagay tulad ng kalamansi sa loob ng bahay para daw tanggalin ang mga negatibong enerhiya at papasukin ng swerte. Pero bakit kailangan pa nating hintayin ang bagong taon sa paggawa ng swerte kung pwede naman natin itong gawin araw-araw para tayo swertihin? Kung pwede naman natin itong gawin para ang buhay natin ay maging masagana. Ano ba ang gagawin? Yan ang tatanong nyo sa akin. Kaya't simulan na natin. Ang luya, kahit gaano kalaki o kahit gaano kalait ay gagamitin natin. Kumuha lang kayo, luyang dilaw man yan o luyang original o luyang turmeric, pwede naman. Basta't kumuha ka rin ng 3 piraso ng kalamansi. Marami tayong pwedeng paggamitan para akitin ang swerte. Depende sa pangangailangan at depende sa nais mong swerteng pumasok sa buhay natin. Simulan natin sa kaperahan dahil alam naman natin na marami sa atin ang nagigipit, nasasaid at gustong maging maluwag pagdating sa pera. Yung tipong magugulat ka na lang at may blessing na darating sa buhay mo. Ano kayang dapat na ritual na gawin natin? Pero ipinapayo ko sa inyo, sasamahan mo rin ang pagkilos at pagsusumikap dahil ang ritual na to ay gabay at pang-akit ng swerte. Ngunit kung ikaw ay tamad at palaging umaasa sa swerte, aba-aba naman, walang mangyayari. Kaya't kung ikaw ay may pangarap, samahan mo ng ritual, samahan ng pagkilos, panalangin at positibong isipan tulad ng palagi kong sinasabi. Kaya't kung kaperahan ang nais mong makamit, ano ang dapat gawin sa luya at kalamansi? Ang dapat mong gawin sa mga ito ay kukuha ka lang ng crystal na glass. Yung crystal na babasagin para kita mo yung nasa loob. Pagkatapos, ilagay mo lang yung luya at kalamansi at ilagay mo to sa wealth area. Alam mo ba yung wealth area sa tahanan mo kung saan matatagpuan? Iyan ay matatagpuan sa timog silangan o southeast sector ng ating bahay. Kapag nalocate mo na yan, aba-aba naman, ibig sabihin, alam mo na ang wealth area. Kung saan kaya nga siya tinawag na wealth area dahil ito ang lugar ng pera. Maswerteng lugar na pwedeng paglagyan ng papaswerteng ritual para mas maakit natin ang kaperahan sa ating buhay. Ngunit kung gusto nyong makasiguro na tamang direksyon ng southeast sector o timog silangan ng wealth area na napaglagyan mo, maaari kang gumamit ng kompas.
at malolocate mo gamit ang kompas ang southeast sector o timog silangan para tamang pwesto ang mapaglagyan mo ng pampaswerteng ritual na ito. Luya at tatlong kalamansi ay ilagay sa lalagyanan na babasagin, mangkok man yan o baso. Pagkatapos, ilagay sa wealth area. At magugulat ka na lang. Kung dati lagi kang gipit, lagi kang nalulungkot at laging nasasaid ang iyong pitaka, wallet at kung anumang lalagyanan ng pera, aba naman ngayon, bigla na lang may blessing na papasok sa buhay mo. Yung bang tipong hindi mo naman inaasahan, biglang nag-iisip ka, may problema ka sa pera, biglang may darating sa buhay mo. At hindi mo na mararanasang magipit kapag meron ka nito. Totoo yan, dahil marami nang nagpatunay dyan. At isa na rin ako sa madalas na gumagawa nito kapag nais kong magkaroon ng biglaang blessing sa buhay ko. At hindi naman ako nabibigo. Kaya nga gusto ko rin tong i-share sa inyo. Para naman sa ganun, ma-experience nyo rin ang na-experience ko. Yan ay tawag dyan ay ritual ng luya at kalamansi na nilagay sa basong babasagin at nilagay sa wealth area. Pampadami ng pera, pangakit ng pera. Yan ang pwede mong gawin sa luya at kalamansi. Pero tandaan mo na huwag kang gagamit ng mga bulok o tuyot na kasi ayon sa feng shui, lahat ng bagay na tuyot, bulok at hindi na maganda sa paningin ay dapat nang itapon. Huwag mo nang panghinayangan. Pinanghihinayangan mo, di bulok naman. Ano makukuha mong swerte dyan? Kaya kapag napansin mong bulok na, maitim na, luma na, tuyot na, palitan mo na. Kasi mura lang naman yan. Kesa naman hindi pasukin ng swerte ang tahanan mo. Kapag lagi ka kasi nitong meron sa wealth area, palagi ding magiging magaang ang sistema pagkaperahan sa'yo. Magiging magaang ang pasok ng pera. Pero kung tuyot na, bulok na, itim na, ay hinahayaan nyo pa, imbis na swerte ang papasok, baka kamalasan na. Kaya huwag nyong hayaan na kamalasan ang pumasok sa bahay nyo. Dahil alam naman natin at palaging gusto natin ay swerte ang papasok sa bahay natin. Kaya simulan mo nang gawin para matapos na rin ang iniisip mong mga problema. Kung lagi kang may problema, alam kong matatapos din yan. Basta't manalig ka, maging positibo, at siguradong lahat ng panalangin mo sa Diyos na may kapal ay ibibigay sa'yo. Pero kung ikaw ay nagdududa, aba naman, manood ka na lang ng ibang video dahil ang videong ito ay para sa mga positibong tao. At yan nga mga ka-money magnet, ang pampaswerteng ritual natin sa araw na to, tandaan na ito ay gabay, samahan ng pagkilos at panalangin para naman tayo ay magtagumpay. Maraming salamat mga ka-money magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito. Thank you very much!